everyone, it's Yubisrael here and welcome back to my channel. And for today's vlog, I will be reacting to Pasensya by Earltone featuring Ice Cheek. Earltone is just new in the field of music industry and I just want to make a reaction video for this song. Actually, tatlong songs nila yung andito, pero I chose the Pasensya kasi parang for me, pasensya, may magandang meaning kasi pasensya na kasi nasaktan pa kita, pasensya na kasi hindi kita pinahalagahan, parang ganun, ano, maraming meaning ang pasensya or saying a sorry. So, ayan, may mga pinagdadaanan dyan, pasensya na, oh, diba? But, I hope na itong pasensya na to na ano, ng Earltone is, ano, sobrang nating magustuhan at napakarami nating ano, gaya nga na sinasabi ko, marami tayong mga underrated artists na ano, na hindi nabibigyan ng pagkakataon kasi naka-focus tayo kung sino yung magagaling, kung sino yung talaga mga sikat, di ba? So, ang binibigyan natin our action ay yung mga sikat, yung kung sino yung talagang pumapalo ng maraming views. Why not bigyan natin ang reaction ang isang mga nagsisimula pa lang kasi lahat naman tayo nagsimula sa wala, di ba? So, Ang sarap maging bahagi ng isang artist na nagsisimula pa lang pagkatapos bibigyan mo ng pagkakataon na bibigyan mo din pagkakataon yung sarili mo na maging kabahagi ng kanilang milestone, diba? Anyways, sino-sino nga ba ang members ng Earltone? Palagay ko kinuha ito kay Earltone Lutero kung saan siya yung vocal keyboard and of course si Ruel Pad E. Arrieta kung saan ay siya yung sa guitar at si Rodel Nicolas bilang sa drums and Linwell Taranco kung saan siya yung sa bass. And ayan, sama-sama na natin pakinggan ang pasensya ng Earltone. Bungad pa lang ng music, ang ganda na ng ano ha, ng beat. Para talaga siyang ano, para siyang ano, professional talaga yun ano, yung pagkaka-record. Pwede ka bang umiyak na walang dahilan? Tingnan natin. Mahal mo pala ako, eh bakit mo ako sinaktan? Ayaw mo pala akong mawala. Minsan kasi ganun, kahit mahal mo, hindi mo masasaktan. Pagkakataon, kahit mahal mo yung isang tao, masasaktan at masasaktan mo siya. Pero hindi pa pwede mong sabihin na hindi mo sinasadya. Minsan nakasakit ka, sasabihin mo hindi ko sinasadya. Paulit-ulit ang sinasabi mo, nag-aaway, nagtatampo tayo. Kung pwede lang sana, pwede lang. Pwede pa ba ibalik? Kaya pasensya na kung nasaktan kita. Sakit nito, pantang to ha. Alam ko mali ako at meron na akong pagkukulang pangako ko sa iyo. Wow, rap ang kasunod.
pagkakamali ko. Si Asjik, siya yung rapper. Huwag ka lang, tamang hinala. Di magsabi ko sa'yo, ano man ang mapagdaan. Ang oh. Tripakso mo lamang, kaya lalo mo pang tibayan ng galing ito. Din, ah. Huwag ka nang magkutob. Ipapakita sa labas, sa gapan loob. Di na kagaya nung dati, nagpapakayan lang parati. Ang higbi mo hinahawi, kasabay na masakit na mensahe na ayaw mo oh. Sa akin na gusto mo na mag-isa. Pero ito pa rin ako, pilit kong sinasalba. Meron tayong dalawa nung una tayo nagtagpo. Ayoko mawala at mauwi lang sa ganto. Alam kong mahal mo ko at ganun din kasi pagod na siya. Ayaw sinabi to sa nitari. Kaya pasensya na. Ang galing ng collaboration ni Earl ano ni Earl Tone at saka ni Ash Jake ha. Kaya pasensya na. Ang galing ng Earl Tone at hindi rin matatawaran ang galing ni ano ni Ask Jake and ang galing ng collaboration nilang dalawa. Anyways, nagustuhan ko yung ano malungkot yung mensahe ng kanta pero alam mo yung hindi mo dadamdamin yung lungkot kasi ano napasaya nila yung ano ang galing ng beat. Yung malungkot yung mensahe na nanghihingi siya ng tawad kasi nasaktan niya yung taong mahal niya pero alam mo yung ano doon yung pinasaya ng beat na para bang ibig sabihin is ano sa pangalawang pagkakataon sana bigyan mo ko ng pagkakataon para maging masaya tayo. Parang iyon yung gusto iparating na mensahe doon sa lungkot ng ano sa lungkot ng mensahe na paghingi ng tawad pero ando doon yung saya ng music, ng beat, ng harmony para maging masaya kayo at makapagsimula ng panibagong buhay, di ba? Minsan gaya nga ng sinasabi ko minsan kasi sa isang pagmamahalan, hindi pa pwede na hindi ka masaktan, hindi pa pwede na puro kayo saya. Darating talaga yung pagkakataon na isa sa inyo ay makakagawa ng ano ng pagkakamali at masasaktan ng isa sa mga mahal niyo sa buhay pero kasi gaya ng anong sabi ni ano ni Aschik na ano na hahawiin na lang yung mo na lang na lagi humihikbi kasi nga lagi siya nasasaktan pagkatapos darating yung time na mapapagod ka na pero papaano kung halimbawa yung gusto mong ibalik kung ano yung meron kayo before yung masaya kayo pagkatapos napagod na pala yung puso ng ano ng character dito susuko ka ba o ipagpapatuloy mo ang laban para maging masaya kayo, di ba? Para magano, para kumbaga yung beat nitong music na to, maging masaya kayo kahit may mga pinagdaanan kayo. Parang for me kasi iyon yung parang gustong iparating ng ano ng kantang ito. Hindi nag-focus ako doon sa ano, nag-focus ako doon sa message ng kanta. At habang pinapakinggan ko yung message ng kanta, yung lyrics ng kanta, pinapakinggan ko rin yung beat. Aling, ang galing. Madidinig mo yung galing ng keyboard, ng drums, ng bass guitar. Pagkatapos yung galing ng pinagsama-samang miyembro ng Earl Tone. Grabe, sobrang saludo ako sa inyo. 2 thumbs up at saka sasaladuhan ko pa kayo. Na mas marami pa kayong original songs na ano na magawa para mas marami kami mapakinggan. And sa mga hindi pa po naku-subscribe si Earl Tone, please do subscribe po ang banda ni ito kasi sobrang kita niyo naman sa simula pa lang ng pakikinig natin ng ano sa simula pa lang na napakinggan ko yung music. Grabe, high quality na yung dating ng music nila. Yung tipong para talaga sila nasa ano parang nag-record sila ng parang sila na yung talaga mga professional band. Okay? Ayan, kung nagustuhan nyo po yung pasensya, sabi nga kapag ka nasaktan ka talagang hihingi ka na lang ng pasensya, pero dapat ba puro pasensya na lang, pero uulit-ulitin mo. Kapag ikaw humingi ng pasensya sa pagkakamali mo, mag-stick ka na hindi mo na uulitin pa iyon para maging masaya kayo at maibalik nyo kung ano yung nakaraan, diba?
magsimula kayo kung paano kayo nagsimula noon. Para naman syempre, ang pagsubok kasi, ang pagsasama, hindi puro tamis. Magkakaroon din yan ng, magkakaroon din yan ng pait. Pero kapag kayang pait na yan ay ay nalagpasan nyo. Di ba parang ang palaya lang yan, di ba mapait. Pero yung pait na yun, kapag ka nakasanayan na natin na kainin, ay nagiging parang ano na lang sa atin, naging normal na lang yun. So parang sa pagmamahal lang yan, pinararanas man tayo ng pait. Pero kapag ka yung pait na yun ay napagtagumpayan natin, nagiging mag-ibig ang pagsasama ng bawat isa. At syempre, ayun, magiging happy ending. O, di ba sana all may happy ending. Anyways, guys, kung nagustuhan nyo po ang reaction video ko para sa Earl Tone, please do like this video and don't forget to subscribe kung bago ka pa lang po sa akin channel. Please also ring the all notification bell to get notified sa aking mga video na i-upload. Bye-bye everyone! Keep safe always and of course, thank you so much for always watching my video. And Earl Tone, ayan, more videos and I'm pretty sure na sisikat kayo sa sobrang galing-galing-galing-galing-galing-galing nyo. Bye-bye!